Hey vlog, welcome to my guys. Tangin na yan. So welcome to my vlog again, guys. Yon, matinong intro na tayo ngayon, guys. Dahil ngayon lang po ako mag-vlog ulit dito sa bahay namin. So as you can see, for today's video, we're gonna be making this series called The House Tour of My Life. Kasi alam niyo naman, quarantine, hindi pwede maglagalag, hindi pwede maglakwatsa, ang daming sarado dyan sa daan, daming checkpoint, hindi makapag-travel. As you can see, that is mga travel videos ko kung saan-saan po nakapunta. Ngayon, madalas sa bahay na lang. Ay, ang dumi pa ng kama ko, guys. Sorry. Ayan, guys. This is Buster and I think he is about 2 years old now kasi nung March pa lang, 2018 siya napanganak. Maka pa siyang bubet. Sit down, please. Sit down. Good. Just remember to check. Shake. Shake my hand. Okay, baba. 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 Down. Down. Hey, down. Ayan, marunong ka pa. Kainin ko muna sila. Ayan, okay. Kita nyo, atat ng dalawa na to. Kaya ang magiging video po natin, sit down, please. Ang magiging video po natin ngayon ay tungkol sa mga alaga ko. Stop. Shake. Now, that's jump. Let's take that again. Look at you. This is Sansa. She's 3 years old now. Husky. Pareho sila husky. Ito, bully husky. And sit down. Come on. Shake my hand. No, you're doing 2 hands at once. Shake. Yeah, good. Sit. A treat for you. No, eat it already. Good girl. And you, Buster, sit. Shake. Di na nag-shake. Eh. Lie down na kagad. Treat. Roll first. No. Treat. Hey, not yours. This is for Buster. So guys, ito lang po yung dalawa namin aso dito. Say hi to the camera, guys. Shout out to you and you. Let us proceed to our next pets. So guys, nandito po. Makikita nyo. Unahin na natin ang honorable mention. Ang aking pinakaunang tarantula. It's Chica. Oops, lalabas ka pa. Ito lumabas. Say hi to the camera, Chica. So, Chica. 2019. 2 years old na po siya ngayon. 2 years old na siya. Kita naman guys, yung pinakamatanda akong tarantula. 2016 pa pinanganak. This is Jupiter. 5 years old na ata siya ngayon. Ayan guys, try natin buksan yung ilaw nitong iPad ko. So, una ko po itong binuksan kanina. Kung nakita nyo, excited na eh. Nandito po nakatira ang mga scorpion. Or ang dalawa kong scorpion. The big boy and his little brother right there. So, hi, kumakaway po siya sa camera guys. Huwag niyo itindihin yan. Hindi niya kayo tutuklawin. Mabait po yan guys. Yung una-una ko pong tarantula, pare sila itawag Chaco Golden Knee Tarantula or the Gramostol Pulcrabs. As you can see, yun po ang pinaka-favorite ko dito. Kasi meron niya akong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Yun. At saan yung pang sham? Nandyan po guys. So sila po kasi yung pinakamababait sa kanilang lahat. May iba dito makukulay pero mababagsik. Iba naman mabibilis. Iba naman manggugulat na lang sa'yo bigla. Nang hindi mo inaakala tulad yan. Papatayin ka yan. Oo, naka-thread post ka agad. Like I said before, simulan na po natin ang video na to. Palabasin na po natin siya dito sa cage niya. Please lang, huwag mo kagatin. Pero guys, ang mga tarantula po, mababait po sila, ha? Nakatakot na sila tingnan sa una. Pero ang totoo guys, mababait sila, mababagal na sila. Except yung old world guys, new world po to. So simulan natin po doon sa kategory na yon. Ay guys, na-excite po siya. Lumabas na kagad. Wow. Ay, dahan-dahan lang po. Dahan-dahan lang, chika. Baka mahulog ka. Dahan-dahan. So yun po guys, ano, ganyan lang po. Ayaw? Ayaw sa kamay ko, ano ba yan? Come on, for the video. Come on chika, work with me. Ano ba naman yan? Ayan. Kita niyo po guys, this is a new world tarantula. Mamababait na sila. So guys, sa mga new world tarantula, sumaabot po sila ng 7 to 8 inches wide. Leg span, yun po guys, ano, kung nakikita niyo po dito, ang laki po niya. So, tarantulas. Let's begin with the new world. Malalaki, mabubuhok. Pwede ka nilang pitikan, yun yung self-defense lang nila, pero hindi talaga sila agresibo tulad nito. Ang bagal lang po niya, di ba? Nakikita niyo po? This is Chica, the Chaco Golden Knee, or the Gramostol Pulcrabs.
can see. Also known as ang pinaka mabait na tarantula sa buong hobby. May kita po diyan na may makikita po kayo diyan ng mga kukulay, mabibilis, maliliit. Iba't iba sila talaga. So, ito po yung hobby ng tarantula. Hindi po sila magasto. Sasabihin ko lang nga, once a week lang po sila kumakain. Totoo po yan. At kaya po nila mag-fasting ng 3 to 8 months, kahit isang taon pa nga. So, ganun po, katipid na mga tarantula. At alam niyo pinapakain lang namin? Ipis, oo. Yung malinis na ipis, ha? Hindi yung maduming ipis. Kasi guys, ganito lang yon. Ganito lang yun, guys. Kung mag-aalaga kayo ng tarantula, siguraduhin yung wala kayong allergies muna sa buhok nila. Sabihin ko po, medyo makatikat yung buhok nila kasi ako, medyo maarte itong balat ko sa mukha pa lang eh. Diba? Tinatagyawat ako pag gumagamit ng sabon eh. Anyways guys, pangalawa, may kamandag sila oo, pero hindi nakakamatay po ang kamandag ng mga tarantula. Parang kagat lang po ng bubuyog kung malalam nyo. Kagat lang po siya ng bubuyog. Masakit, oo, pero hindi nakakamatay. Nakikita nyo po yung ginagawa ko. Pag nag-handle po kayo ng tarantula, please lang, huwag nyo silang ihipan o magsalita directly sa kanila. Kasi dito po sila nagugulat. Alam nyo naman po, mga tarantula, sensitive po sa vibrations. At kung nakikita nyo, nagsapot na po siya dyan sa kamay ko. So kung gusto nyo po mag-alaga ng tarantula, recommended for beginner species, ayang mga New World. Mababagal, malalaki, malalakas kumain, at syempre, hindi sila agresibo. Si Chica po pala, correction, 3 years old na po siya sa akin. Nakuha ko po siya mga 3 inches pa lang po. Ngayon, nasa 5 or 5.5 inches na po siya. Anyways, tarantula guys are pretty, pretty harmless. Yeah, spotlight ka dyan, Chica. Bye-bye na! Thank you for supporting me in my video, Chica. So guys, di nyo ba alam, mga tarantula, nabubuhay po sila ng 15 to 25 years. So almost 2 hanggang 3 dekada, di ba? Long living pets. Long lived, tawagin natin. So, mag-alaga na po kayo ng tarantula. Matipid na, mahaba pa buhay, medyo nakakatakot. Also guys, I don't recommend handling your tarantulas very often because this could stress them out or something. They're not really social pets like dogs. Yung aso namin, paborito ko lagi may pagkadil. Pero mga tarantulas, isipin nyo lang para mga di aso, mga isda lang po sila na ino-observe nyo lang, mga ina-appreciate nyo yung behavior nila at kung paano sila kumain. So this is how you vlog your pets. Dami ka talaga sinasabi. Medyo beginner pa lang po ako mag-showcase ng mga bagay-bagay alaga ulit kasi puro travel eh. So guys, mag-move on na tayo sa kasunod na alaga. Sana all marunong mag-move on. Broken ang puta. So, dito na po ang mga scorpions. Ito po ang Hetrometrius longimanus or the Asian forest scorpion. So, kung hahawak kayo, advice ko lang guys, kung hahawak kayo ng tarantula o scorpion o kahit anumang alaga na nasa loob ng isang enclosure, dapat i-test nyo muna yung temperament nila, yung behavior nila, kung agresibo ba sila tulad nito. Kung hindi niya inatake itong spoon ko, meaning okay pa yung behavior niya, yung mood niya, tawag natin, mood swings. Nagkakaroon po sila ng mood swings, so hindi sila basta mga insekto lang ha. May feelings rin sila, di ba? Sana all may feelings, no? So guys, di ko na po pinakita kung paano ako kinuha. Medyo nahirapan po ako kasi medyo malikot po siya ngayon. Medyo skittish lang na unti po itong mga scorpion kaysa sa mga tarantula. Mas mabibilis sila kumilos. But, so yan na po siya guys. Look at the damn scorpion guys. It's so damn big. So ilagay na po natin siya dito. It's fine. No worries. Ayan. So this is the Hetrometrius Asian forest scorpion. As you can see, malaki po sila mga scorpion. So, sa mga scorpions naman po, parang tarantulas rin sila. Need po nila ng enclosure na tinatawag natin ngayon. Yan, nakikita niyo po dyan. At dahil isa silang mga giant scorpion species, hindi po sila ganun ka-agresibo kumparado sa mga maliliit na species nila, mga desert species. Dahil yun po ang mga makamandag. Kasi ito, yan, sabihin ko ah. Oops, huwag ka mahulog. So, dati takot po ako sa mga scorpion. Pero ngayon, sinahawakan ko na mababait pa sila actually. Mas mabait sila kaysa sa tarantula. Pero, once nga na sipit na ako nito, love trip sa akin. Kasi alam nyo na, excited na excited. Umawak ng mga
bagong alaga, anong first time ko nakuha siya, hinawakan ko kaagad, sinipit ako, nagalit sa akin. Sabi niya, huwag mo hawakan, kakakita. So as for scorpion guys, ganun rin, parang tarantula lang sila, need nila na enclosure. 2 times a week lang po sila pinapakain. At ang buhay po nila tumatagal ng less than 10 years lang po eh. Or saktong 10 years, yun lang, medyo mas maiksi buhay nila. Pero ayos na rin yung guys, dahil alam nyo ba, partenogenic sila, meaning without partner, pwede sila mag-reproduce. Hindi ko sure eh, pati daw lalaki, kaya rin mag-produce ng offspring kung... So ganito pala mag-showcase ng mga alaga mo. Marami ka pa palang i-research sa kanila, no? Medyo baguhan lang po ako dito sa pag-showcase at pag-re-review. So bear with me guys. Sa susunod po nating video, papaalam ko po sa inyo kung paano mag-alaga ng tarantula, scorpions, at kung ano mga enclosure nila, mga kinakain nila. Specifically, yes. Please, just bear with me in this video. This is my first house tour video. House tour yan, no? Pero house pets. So guys, thank you for watching this video. And if you enjoyed this video, please like, comment, and subscribe. And I will see you in the next video. And he will see you in the next video. Yeah.